We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Napakasarap alalahanin at limiin ang ating karanasan kasama ng ating mahal na Ama. Inspirasyon na magbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin natin anumang suliranin problema sa buhay. Ito'y magpapatatag sa atin upang tayo'y magtatagumpay. Ang Pangulo ng North Philippine Union Conference muli, si Pastor Romeo Mangiliman, ay mangunguna sa atin sa isang pag-aaral na magpapaalala sa atin na merong isang Ama na nagmamahal sa atin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nangako siya na alisin sa pagkaalipin ang bansang Israel. Sapagkat sa loob ng 430 taon ay naging alipin ang bansang Israel sa Ehipto. At sa pangungunan ni Moises na kanyang naging leader upang ilabas ang bayan ng Diyos, ay nilabas ng Diyos ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Nagdaan sila sa dagat na pula. Nagdaan sila sa ilang ng Sur. Nagdaan sila sa Mara na walang mainom na tubig sapagkat ang tubig ay mapait. Subalit ang Diyos ang nagkakaloob ng pangangailangan ng bansang Israel. Nagpakilala ang Diyos na ako yung ako nga. I am, yon ang kanyang pakilala. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, anuman ang kalang kailangan ay ipagkakaloob ng ating Diyos. Siya ang pinanggagalingan ng mabuting kaloob. At maging yung sinasabing Passover, yung kanilang kinain na tupa, simbolo yung tupang yon na kordero na kalang pinatay ay simbolo kay Kristo sapagkat ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 29, na si Kristo ang siyang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Moises sa kanyang pangunguna ay nagpadala ng mga espya, yung mga tiktik upang tingnan kung ano ang kalagayan ng lupa na kanilang papasukin. At pagkatapos na ang mga espya na isa rito ay si Caleb, nagdala sila ng mga bunga ng mga punong kahoy na napakalaki,
bungan ng mga ubas na napakalaki. At nakita nila ang mga tao ay napakalaki. Natakot ang mga espya. Subalit ang dalawang magkaibigan, si Caleb at gayon din si Joshua, ang kanilang nakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naalala ko yung sinabi ni Manny Pacquiao, isang dakilang boksingero sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, ang wika niya, huwag mong sabihin sa problema mo o huwag mong sabihin sa Diyos na ikaw ay may problema. Subalit sabihin mo sa iyong problema na ikaw ay merong Diyos. Ang nangyari, mga minamahal na mga kaibigan, na si Caleb, ang kanyang nakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong sinasabi sa aklat ng Bilang, Kapitulo 13, versikulo 30, ang ganito. At pinamanhik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Napakaganda ng sinabi ng lingkod ng Diyos na ito. Nanupat positibo ang kanyang isipan. Ang sabi, kaya nating ito. Na kapag ka ang bayan ng Diyos ay nagkaisa, kanlang kayang lupigin ang kanlang mga kalaban. Si Caleb ay meron siyang katangian. Ang isa sa kanyang katangian, siya ay merong courage, merong lakas ng loob. Siya ay merong lakas ng loob na kanyang tanggapin ang pagiging tiktik. Bagamat may mga problema sa kanilang pagpasok at nakita nga yung mga tao ay napakalaki, subalit si Caleb ay meron siyang courage na kanyang tanggapin ang appointment na bilang isang scout o bilang isang tiktik. At gayon din siya ay merong lakas ng loob na kanyang harapin ang anumang sagabal sa kanyang pagpasok na bilang isang tiktik. Siya ay merong lakas ng loob na magtiwala sa Diyos na bagamat mahirap ang kanyang ginampanan na tungkulin sapagkat maraming problema, maraming mga sinasabing mga balakid, subalit kanyang hinarap ang mga balakid na ito. Siya ay isang champion ng pagiging isang lingkod ng Diyos na merong lakas ng loob. Merong lakas ng loob na magantay para sa isang oportunidad. Meron siyang lakas ng loob na kanyang harapin ang maraming kahirapan bagamat siya ay meron ng katandaan ang kanyang edad. At ang pangalawa na katangian ng lalaking ito, siya ay tapat. Napakaganda ng isang katangian na tapat. At ang wika ng ating Biblia ayon sa Josue 14:8, siya ay tapat sa kanyang tungkulin. Sinabi rin ni Santo Moises ng lingkod na ito ng Diyos na si Caleb ay tapat na kanyang ginampanan ang kanyang tungkulin. At gayon din sa Deuteronomio 1:36, sinasabi ng ating Biblia, mismo ang Diyos ang nagsabi, siya'y tapat sa kanyang tungkulin. Kaibigan, kailangan natin ang katapatan sa ating paglilingkod sa Diyos. Katapatan sa kanyang mga dapat gawin ng isang tao. Katapatan na siya ay maging tapat sa Diyos anuman ang mangyari sa kanyang buhay. Nanupat, nung siya'y pinadala ni Moises na bilang isang tiktik, ang wika niya, na hinarap ang bayan at pinamanik ni Caleb ang bayan sa harap ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Alam mo kaibigan, ang pangyayaring ito, dahilan sa nakita nila ang maraming mga problema, kung kanilang papasukan ang pinangako ng Diyos na lupain, nanlulumo ang marami. Katunayan, 12 at ang nagbigay lamang na magandang ulat ay si Caleb
at gayon din ang kanyang kaibigan na si Joshua. Yung sampo ang nakita nila, yung mga giant. Pero itong lalaking ito ang nakita niya ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaibigan, kumusta ang ating buhay? Maraming hamon na ating kinakaharap sa ating buhay sa araw-araw. Subalit kapag nakita natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan, hindi tayo manlulumo. Kaya nating harapin. Kaya ang sabi niya, at pinatahimik ni Caleb ang bayan. Kung bakit sinabi ng Biblia, pinatahimik, ay sapagkat gustong magbalik ng marami sa kanila. At ayaw nila lang pumasok sa lupain na pinagkakaloob ng Diyos sa kanila. Subalit, sa kabila ng ganong klaseng kalagayan at sa kabila ng lumalaban ng marami sa leadership ni Moises, ang wika ng Biblia, si Caleb na lingkod ng Diyos, kanyang pinatahimik ang bayan. Kaibigan, mahirap ang bagay na yon. Para bagang gustong kainin ng marami si Moises. Pero narito ang lingkod ng Diyos si Caleb na sa panig ng katotohanan. Kailangan natin na ang mga lalaki at mga babae, anuman ang mangyari sa buhay natin, tayo ay nasa panig ng katotohanan. Kaibigan, ang pangyayaring ito, isang napakagandang halimbawa sa lahat. Kaibigan, ikaw ba ay merong hamon na kinakaharap sa buhay mo? Tila baga hindi mo kayang harapin ang mga hamon na ito. Subalit, narito ang isang positibong isipan. Ang wika ni Caleb, kaya natin ito. Kaya natin ito. Nanupat, wala mang pakundangan, kundi sinabi niya, kaya nating harapin ang mga bagay na ito. Kaya natin na kapag tayo ay merong pagkakaisa. Minsan sa isang taon, nakikita natin ang isang uri ng ibon. Ang tawag sa mga ibon na ito ay geese. Sila ay galing sa lupain na papunta sila sa taglamig. At upang takasan ng taglamig na ito, sila ngayon ay lumilipad na sama-sama. At mapansin mo, kaibigan, na kapag sila lumilipad sa kalawakan, they are flying in a V formation. Ito palang mga ibon na ito kung bakit they are flying in a V formation. Kapag ka pala sila ay lumilipad ng ganong klaseng may formation, it adds 75% sa kanilang flying abilities. At pagkatapos sa kanilang paglipad, they are flying in one direction. Bakit? Meron silang leader. At kapag ka ang leader na ito ay napagod, handa siyang pumunta sa likuran upang ibigay ang leadership sa isa naman na maaring manguna. At alam mo, kaibigan, itong mga ibon na ito, kapag sila'y lumilipad, yung nasa likuran, they honk. Meron silang sound na pinagkakaloob at ang sound na ito ay nagbibigay ng encouragement o ng lakas ng loob sa nangunguna sa kanila. Alam mo, kaibigan, kung minsan sa mga leader ay meron mga discouragement. Subalit itong mga ibon na ito, ang tawag ay geese o ang isang ibon ay goose. Kaya nga merong isang article, ang pangalan, ang pamagat nito ay merong sinasabi na sense of a goose. Bakit? Sapagkat sila ay merong isipan na nagkakaisa. At kapag sila ay nagpapalakas ng loob sa nauna sa kanila, ang mangyayari ngayon kapag ang isa ay nahulog sa kanilang paglipad, ang dalawa ay susunod upang ngayong tatayo sila side by side ng ibon na nahulog. At kung sakasakali ang ibon na nahulog ay hindi na makalipad at patay na, doon pa lang nila iiwanan. Kaya kaibigan, ang pamanik ngayon ni Caleb na anak ni Jephunneh, sila ay magkaisa sapagkat ang sabi niya, kaya natin ang bagay na ito. Kaibigan, merong isang mabuting balita. Sapagkat kapag tayo ay nagkakaisa, kaya nating harapin ang maraming pagsubok sa ating mga buhay. Sa mga iglesia, may mga kuminsan, mga pangyayaring hindi maganda. Nawawala ang pagkakaisa. At maliban na tayo ay magkaisa, kaibigan, hindi tayo magtatagumpay
sa ating hangarin, sa ating mga buhay. Nanapat, nais nila ngayong i-possess ang lupain. Pero paano nila ma-possess ang lupain na ito kung sila ay hindi papasok sa lupain? Kaibigan, ang lingkod ng Diyos na ito na si Caleb, hiningi niya yung pinakamahirap na kanilang mga kalaban, mga giant ang kanilang mga kalaban. Subalit, ang lalaking ito, kaibigan, sa kanyang pangunguna, ang wika niya, kaya natin ito. Mabigat ba ang ating pasanin sa ating mga buhay? Kaibigan, kung tayo ay nagkakaisa sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, kaya nating harapin ang maraming pagsubok sa ating mga buhay. Ang sabi nga ng lingkod ng Diyos sa Pilipos 4:13, I can do all things through Christ. Ang wika ni Apostol Pablo, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa magitan ni Kristo Jesus. Kaibigan, hindi nating kayang lupigin ang kaaway. Hindi nating kayang labanan ang kaaway na hindi natin nakikita. Subalit kapag tayo nagpasakop sa Diyos at tayo ay nagtiwala sa Kanyang kapangyarihan, kaya nating harapin anuman ang mangyari at anuman ang mga hamon sa ating mga buhay. Si Caleb ay nakita niya na kapag sila ay nagkaisa, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mangunguna sa kanila. Subalit ang iba, para bagang sila ay mga timid, para bagang sila ay bantulot. Subalit ang lingkod ng Diyos na ito ay nagpalakas ng loob sa kanilang sabi, kaya natin ito. Nanupat sa kanyang pangunguna na bilang isang lingkod ng Diyos, ang ginawa ng lalaking ito, kaibigan, siya ay nagbigay ng pampalakas ng loob sa maraming mga tagasunod ni Moises. Kaibigan, kaya nating magbigay ng pampalakas ng loob na kapag ka ang ating mga kasambahay, ang ating mga kanayon, ang ating kabarangay, ang ating mga kasama sa iglesia ay nangihina sila. Subalit sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, nag-focus ang lalaking ito, nanupat ang wika niya, kaya natin ito. Kaibigan, araw-araw, maraming mga balakid sa iyong buhay. Ikaw ba ay nawalan ng trabaho? Merong pangako ang Diyos sa iyo, kaibigan. Nanupat, ang Diyos ay magkakaloob sa iyo. Kinakailangan nating hilingin sa Diyos yung ating nais mangyari. Ang sabi nga sa ating Biblia, ask and it shall be given to you. Ikaw ay humingi at ipagkakaloob sa iyo. Ikaw ay maghanap, seek and you shall find. At pagkatapos ngayon, yung knock and it shall be open to you. Alam mo ba kaibigan, kapag kayong sinasabi sa unang letra na ask, na yung kukunin yung A, at sa pangalawa, kukunin mo yung S, at pagkatapos yung sa pangatlo, kukunin mo yung K, may nabubuo na ask pa rin. Alam mo kaibigan, ang Diyos ay handang tumulong sa atin. Ang Diyos ay handang magkaloob ng kapangyarihan. Ang Diyos ay handang magkaloob sa ating pangangailangan. Subalit, kailangan nating hingin sa Diyos na ang mga bagay na ito ay Kanyang pagkakaloob na kapag tayo ay may pananampalataya. Mahalaga kaibigan, yung pananampalataya. Hindi lang tayo may lakas. Hindi lang tayo tapat sa Diyos. Subalit, kailangan natin ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang ito, ang wika nga ng Biblia, kung tayo ay may pananampalataya, kahit na kasing laki lang ng buto ng mustasa, kaya nating ipalipat ang bundok. Ang ibig sabihin, ang bundok na parabagang napakahirap na harapin natin sa ating mga buhay. Subalit, kapag tayo may pananampalataya na katulad ni Caleb, kaibigan, kaya nating harapin anuman ang hamon sa ating mga buhay. At ang wika ng ating Biblia, ang lalaking ito ay kasama siyang nakapasok sa lupang kapangako.
sa napakaraming mga lumabas sa Egypt, sa orihinal, dalawa lamang kaibigan ang nakapasok sa lupang pangako, si Caleb at ang kanyang kaibigan na si Joshua. Bagamat si Moises ay naging tapat sa Diyos na kanyang leader, at the age of 120, si Moises ay hindi nakapasok sa lupang pangako dahilan sa isang pagkakamali. Kaibigan, meron ka bang hamon sa buhay mo? Ikaw ba ay nalulumo sa maraming soloranin na kanyang na iyong kinakaharap? Kailangan mo ang Diyos, kaibigan. Kaya natin ito, ang sabi nga ni Diyos, ni Caleb sa kanyang sinabi na kaibigan ni Joshua, kaya natin ito. Kaibigan, anuman ang hirap na ating dinadanas, anuman ang maraming mga hamon, tila baga kung minsan napapaluha tayo, kaibigan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Merong isang patimpalak ang isang mayaman doon sa Inglaterra. Sa kanyang patimpalak, kinakailangan mag-drawing ng ipapakita nila may kapayapaan. O may nag-drawing ng parabaga, ito ay pusikit na kadiliman at pagkatapos tila baga hindi man gumagalaw ang mga dahon at mga sawanga ng mga punong kahoy. Subalit may nag-drawing, kaibigan, alam mo ba? Tila baga ang mga punong kahoy ay nababali ang kanilang mga sanga sapagkat ito ay nakakaranas ng bagyo. At doon sa isang malaking sanga, kaibigan, merong isang ibon na kakanta-kanta. Alam niya, siya ay may kaligtasan sapagkat siya ay nakakapit sa isang sanga na malaki. Alam niya na bagamat siya isang ibon, kaibigan, hindi siya matatangay ng malakas na hangin. Kaibigan, yun ang kailangan natin. Ang sabi nga ni Caleb, kaya natin ito. We can possess. Kaya natin ito. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Kaya nating harapin ang maraming pagsubok kapag ka ang Diyos ang suma sa atin. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Napakabuti po ninyo, kayo ang nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami ay magtiwala sa inyo. Anumang mga problema na aming kinakaharap sa mga buhay namin, kaya naming harapin sapagkat ang aming Diyos ang nangunguna. Na katulad ng sinabi ng inyong lingkod, kaya natin ito, O Diyos, kaya naming harapin ang maraming pagsubok sapagkat kayo ang suma sa amin. Pagpalain po ninyo ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, gusto kitang makasamang muli sa ating pag-aaral upang tayo ay magkaroon ng isang damdamin at harapin natin ang maraming pagsubok sa ating mga buhay. Kaibigan, napakaganda ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng encouragement, ng pampalakas ng loob na ating harapin ang maraming hamon sa ating mga buhay. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos, kaibigan. Bilang tanda po ng aming taus-pusong pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa dito sa Hope Channel Philippines. Masaya po kaming ipagkaloob sa inyo ang aklat na ito, Health and Wellness, Secrets That Will Change Your Life. Ito po ay ibibigay namin sa inyo ng libre. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-text po kayo o kaya'y tumawag sa amin upang aming makuha ang inyong pangalan at address at diretso sa inyong mga tahanan aming ipapadala ang aklat na ito. Muli po, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa.